Hello everyone, this is Teacher Raz. Today I'm going to teach you how to make a jigsaw puzzle and pair game using the book widgets. First, kailangan meron tayong account sa book widgets. Kaya kung wala po po yung account, gawa muna kayo. So punta lang kayo sa Google, type na sa search bar yung book widgets. Yan, ito pong mag-a-appear sa screen ninyo. So, ayan. Click niyo po itong start for free. Merong 30 days na free trial sa book widgets. Pero, kung mapapansin niyo po sa taas, may nakasulat ito, we have temporarily extended the free trial period to 45 days in support of coronavirus measures. So, meron tayong 45 days na free para gumawa ng iba't ibang klase ng interactive activities, games, exercises using the book widgets. So, ayan po na. Pag wala pa po kayong account, click nyo na itong start for free, then sign up. Yan, click nyo po dyan yung email ad, Gmail ninyo, then password, click I agree, I'm not a robot, then click sign up. So, pag naklik nyo po yan, yung book widgets, mag-send siya sa Gmail mo, sa email ad na in-enter mo dito, ng verification code. So, kailangan mo lang i-click yung verification code. Pagka-click mo nun, yan, napupunta ka na dito sa screen na ganito. Then, click sign in. So, enter mo na yung ginawa mo kanina na email na account. Then, your password. Yan. Yan, ito po mag-a-appear sa screen niyo. So, nakalagay dito, you have 48 days left in your trial. Kasi, actually, last week pa ako nag-start magawa ng account. So, last week, 60 days pa yung free trial. Yan, 48 days daw. So, click nyo po itong create a widget, itong color blue. Yan, ito po yung iba't ibang tatawag ng libraries sa book widgets. Ito po yung ating gagamitin for interactive activities. Yan, pwede nating gamitin sa ating Google Classroom at kahit sa paggawa ng Kotobi o Torpo. Yan, pwede po siyang doon maipasok. So, yan po, quizzes, worksheet. Pero, dahil sa sinabi ko kanina na jigsaw puzzle nga yung ituturo ko sa pair game. Dito tayo sa games. Ito po, jigsaw puzzle. Click mo lang, jigsaw puzzle. So, yung mga bata, mahilig sila sa mga games. Kaya, napakalaking tulong ni book widgets sa ating mga teachers. No? Para hindi na tayo mahirapang mag-isip kung paano at ano ang gagawin natin o ipaprovide natin interactive activities or exercise sa mga bata. So, yun po. Pagka-click ng jigsaw puzzle, ayan po sa gilid, sa left side, makikita nyo itong tatlong options dito. General, localization, design. So, sa general, first, gawan mo muna ng title ng jigsaw puzzle mo. Let's say yung topic mo. Ako, kunwari, yung topic ko ay types of noun. Yan. Then, select image. Ano yung picture na ipapabuo mo sa mga bata? Then, choose image. So, kailangan may nakaready ka ng photo or image dun sa iyong computer. Let's say, ang aking ipapabuo ito, Philippine flag. Ayan. Ayan siya. Then dito, horizontal pieces, 4, vertical pieces, 3. Kung gusto mo medyo madali lang, ayan. Pero kung gusto mo medyo pahirapan yung mga bata, gawin mo yung horizontal pieces na 10, tapos yung vertical pieces mo naman 9 or 8. Kung ilan yung magiging piyesa ng puzzle, yan po yun. So, let's try muna itong 4 saka 3. Then, reward word, ano po yung gusto mong makita ng mga bata after nila mabuo yung puzzle. Let's say ito, congratulations. Pwede mo po yung baguhin. Pwede mong gawing keep it up, job well done. Yan. Edit mo lang po. Then, localization, English. Kung ikaw ay Filipino teacher or aralin panlipunan teacher, pwede mo yung gawing Tagalog. Then, design. Sa design, lagyan mo ng image. Parang cover photo. Photo. Ayan. Choose image. Let's say itong aking cover photo. Okay. So, balik tayo doon. Ayan na. So, preview para makita mo kung ano magiging itsura niya.
pag inopen ng mga bata. Ayan. So, konti lang po yung pieces na to kasi nga tonight natin doon ay 4 and 3. So, let's try. Sige, let's try kung mabubuo natin siya. Kung gano'n kaya katagal ito mabuo. Ayan, ganyan lang. Okay. Pwede mong sabihin sa mga bata, magbigay ka ng instructions na put the pieces into in order to form the correct image and identify what kind of noun is in the image. This one. Okay, wait lang po, ayan na. Medyo mahirap din pala, kahit 4 and 3 pieces lang. Kailangan, malapit na tayo mabuo. Nakabuo. Ito pala yan. Ayan. Okay, nakikita nyo na ba? Nabubuo na. Ayun. So, mga ilang minutes ba na naubos natin? Yun, congratulations! Ganyan po yung makikita ng mga bata. Kasi yun ang nilagay mo sa reward word. Pwede yung, kung anong sinuot mo na, let's say, next level, o kaya, keep it up, job well done, nice, excellent, perfect, ganun po, no? So, yun, kung gusto nyo medyo pahirapan yung mga bata, nagdagan mo na lang dun yung sa pieces. Yan, dito, dagdagan mo na lang sa horizontal and vertical pieces. Para mas matagal no, yung pagbuo nila. Okay? So, yan po yan. Then, nakikita nyo po ba itong setting icon na to? Click nyo po yan. Then, click download. Para masave po yung gawa ninyo. Yung ginawa natin dito sa puzzle dito sa ating computer. So, yan. Let's say, yan na. Nasave mo na. Lagyan mo yung pangalan. Let's see. Puzzle, jigsaw, or jigsaw. Puzzle. And save. Or, pag-click naman po natin yung share, automatic naman po ito masisend sa ating Google Classroom. Kaya kung nakapag-create na po kayo ng account sa Google Classroom, yan ang kagandahan po niyan. Dahil yung ginawa na jigsaw puzzle ay makikita ng mga students natin pag ginamit na natin yung itong Google Classroom. Okay po. Sige, punta naman tayo doon sa iba pang puzzles or games. Mag-games naman tayo. Okay, let's create new widget. Click nyo lang yan. Punta naman tayo sa pair matching. Ayan, on the left side of the monitor, makikita nyo yung general pairs. Reporting localization design. So, sa general, again, lalagyan mo siya ng title. Let's say, yun pa yung topic. Types of noun. Then, using colors and symbols. Then, the reward word, congratulations. Pwede mong baguhin yan. Let's say, ang gusto mong makita ng mga bata pag success, yung pagbuo nilang puzzle, gusto mong makita yung job, well done. Keep it up. Yan. Using colors and symbols, kasi pag tama yung sagot nila, yung pairing nila, lalabas yung same color. So, punta na tayo sa pairs. Add card pair. Okay, so meron 3 options, image to image, image to text, or text to text. Dito muna tayo sa image to text. So, image to text, itatype mo yung word, and then select ka ng image. Let's say types of noun, no? Let's say common noun. Common noun. So, select image. What is an example of common noun? Pili ka dito sa iyong PC at say bag. Okay, another one, add another card pair. Image text again,
So, kung may common noun, may proper noun. Proper noun. Proper noun. These are the nouns that begin with capital letters. The specific name of the person. So, pili tayo ng person. Yung sikat na yan. Si Kim Chu. Okay. Next. Add another card here. Concrete noun naman tayo. Image to text. Concrete noun. What is a concrete noun? Ito yung nouns that we can use our five senses. Nahawakan, nakikita, naaamoy. So, select image. Choose image. Concrete noun. Let's say chair. Nahawakan, nakikita. Okay, another card. Image text. Opposite ng concrete noun ay abstract noun. Abstract noun. Hindi nakikita, hindi nahawakan, pero nag-exist. Choose image. Ano yun? Hindi nakikita, hindi nahawakan, hindi nahamoy, pero nag-exist. Yun, love. Yan ang example ng abstract noun. Okay, another one. Last one. Another pair. Ano pa ba? Another type of noun? Mass noun. Ang mass noun, uncountable noun, o hindi nabibilang. Choose image. Ano ba example noun? Water. Yun, may water. Okay, we're done. So, sa localization again, English, design, lagyan natin ng cover photo, select image, kasi ito yung cover photo mo, URAC. Para makita, punta na tayo sa preview. Ganito magiging itsura niya pag nasend mo sa mga bata. So, let's try to answer, no? So, Kim Chu is a proper noun. Yan, lumabas, same color, green. So, isipin, tama yung sagot. Tama yung sagot. Okay, chair is a concrete noun. Same color again, yellow. So, tama. Love is an abstract noun. Color blue. Water is a mass noun. Same color, orange. Bag is a common noun. Okay, job well done. Keep it up. So, ganun po yun. So, ganyan na magiging itsura niya. So, back. Again, itong setting icon na to, click nyo lang. Click download para ma-save siya sa computer mo. And kung gusto mo naman siya, i-share. Click share. I-share mo siya kung meron ka ng Google Classroom account. May lalabas po dyan na code. Yung code na yun, i-share mo dun para ma-open ng mga bata. Kung na-invite mo na sila dun sa Google Classroom mo. So, ganun lang po yun. Okay po. So, that's all for this tutorial video. Makagawa tayo ng dalawang widgets, the jigsaw puzzle and the pair matching. So, please don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga tutorial ko. Thank you for watching. God bless everyone.